Pinautang mo. Nagmakaawa. Pinautang mo. So, yun yung problem ng mga kooperatiba na nagpapautang. Ito rin yung mga problem ng mga taxpayers nasa private sector na nagpapautang. Tapos, na-bankrupt, hindi na makapagbayad yung umutang. So, ano ba yung tamang pag-handle ng mga bad debts? Kasi hindi basta-basta chinacharge sa operation o yung tinuturo sa eskwela, charge to bad debts kaagad. Hindi, may process. So, papakita ko sa inyo mga ka-taxpayer kong mahal, yung tamang proseso sa pag-handle ng bad debts para hindi kayong magkaroon ng problem. So, pag-uusapan natin yung risk and benefit ng tamang rekado ng paghawak ng kaso. So, meron ho tayo ritong isang example ng preliminary assessment notice. At mapapansin ho nyo dyan, mga ka-taxpayer kong minamahal, kare-release lang ho nyan. So, dun sa pag-aaralan ho natin is disallowed provision for probable loss. Dito pa lang sa title na to, talo na kagad. Talo na kagad yung taxpayer o yung kooperatiba. Kasi ang ginamit na word ay provision for probable loss. Ibig sabihin, wala pang losses, probable pa lang. Ang dinideduct po, liliwanagin ko lang sa inyo mga ka-taxpayer kong mahal. Ang dinideduct sa gross income, allowed, hindi basta-basta kayo pwedeng mag-deduct, there must be a consent. E kaninong consent? Consent ng tax laws, regulations, and jurisprudence. Since walang consent ang tax laws, regulations, and jurisprudence, ang risk nito, ayan po yung risk, is 3 million. Okay? 3 million. So, ang trabaho, mga kaibigan, ng katulad ko bilang tax specialista, is to prove na nagkamali ng accounting title na ginamit. Second, ma-determine kung talagang mayroong loss. Actual loss. Yun ho yung dapat na mangyari. So, kung mali ito, hindi probable, actual siya, ito po ay maa-allow as deduction kahit nagkamali na o nagkaroon ng misclassification ng accounting title. Pwede yan, sir, pwede yan. So, pag-usapan natin, kasi ang benefit nito is 3 million pesos. O, gusto mo bang magbayad ng 3 million pesos dahil sa isang pagkakamali? O gusto mong i-correct yung pagkakamali at makasave ka ng 3 million pesos? Kinakausap ko dito yung mga kooperatiba. So, yung mga kooperatiba na 18,000 kayo sa buong Pilipinas at meron kayong ganitong problem, please, handa pong tumulong ang inyong tax specialista at ang mga kasama ko para ma-solve ho yung problem na ganito. At ang benefit na sinasabi ko is 3 million pesos kung ganito po yung inyong problem. So, pupuntahin ngayon natin itong probable loss. Definitely, meron tong explanation sa BIR. Ito po yung explanation ng BIR. Hindi ko nababasahin sa inyo, kayo na magbasa. So, kaya din is allowed, ito ho yung na-violate. Ano binayulate? Tax law. Now, yung explanation ho ay nasa Revenue Regulation 25-2002. Ito ho ang isang dapat ninyong gawin. Number one, validate nyo ho kung ang ginamit na accounting title sa audited financial statement tsaka sa income tax return ay provision for probable loss. That is very basic. Number two, sa audited financial statement, tingnan ninyo kung ano ang definition ng provision for probable loss. Yun ho yung kailangan ninyong i-determine. And number three, may board resolution ba para dyan sa bad debts? Number 3 ho yun. Now, ito ho yung solusyon. So, pupunta ho kayo dito kasi ho yan yung na-violate nyo eh.
alamin ninyo kung ano violation nyo. Parang nahuli kayo ng MMDA o kaya LGU in traffic enforcer, alamin nyo, sir, ano ho ba violation ko? Bakit nyo ako hinuhuli? Bago kayo maglabas ng lisensya, bago kayo maglabas ng pera. Ganun ho yun. Ganun din ho sa taxation. Sir, bossing, revenue officer, biro kasi tawag ko sa revenue officer. Mga biro, ano ho yung pagkakamali ko para naman matuto ako? So, pupunta ka ngayon. Hindi naman sasabihin sa'yo ng biro kung ano yung specific. Ay sasabihin lang sa'yo, katulad nito, ang sasabihin lang sa'yo, Revenue Regulation 25-2020. So, pupuntahan natin yung Revenue Regulation 25-2020. Ito po yun. Ayan. Ito po yung regulation na kailangan yung basahin at ang sabi rito, requirements for deductibility of bad debts from gross income. May mga requirements. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kailangan yung lahat ng elemento na nakasulat dyan. Requisites nga eh. So, wala dapat na maiiwan. Lahat present. Yung 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan lahat present. At pagkatapos, meron rule na dapat kang gawin. Ito ho yun. Ayan. So, ang pinag-uusapan dito, yung or. May dalawang choice ka o choices ka. Yung number one, eh, ikaw yung magpo-provide ng documentation. Number two, yung lawyer mo yung magpo-provide ng documentation. So, may mga kaibigan tayo. Tinatawagan ko si Debbie, law student. So, Debbie, yung mga kaklase mo sa law school at Mau, yung kaklase mo sa law school, pag meeting tayo, gawa tayo ng kooperatiba para sa legal assistance service or legal aid para sa mga kooperatiba. Yun yung gusto kong pag-usapan natin. Now, so ito yung problem. So, susolusyonan natin yung problem based doon sa requirements. Ayun, ayan. So, gagawin natin, dapat yung mga requirements na to ay present doon sa ating problem. At ang problem natin kanina is yung 3 million, yung 8 million probable loss. Yan. So, ngayon alam nyo na, yung 3 million probable cost ay pwede palang i-resolve kahit na yan ay deficiency tax assessment na ng BIR. Basta mapatunayan mo lang na yung elemento ng RR25-2002 ay present sa situation mo. Ikaw ang may kasalanan. Kasi nireport mo na probable loss. Dapat actual. So, meron pa ho tayong susunod na lecture. Tungkol ho ito sa unsupported expenses ng mga cooperative. Pag-aralan ho natin at huwag niyo ho kalimutan na i-click yung like nung FB account ko at yung YouTube account ko para ho mabit natin ang algorithm ng Facebook at YouTube. With that, mga ka-taxpayer kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.